Happy Healing Morning, mga kapatid! Alam nyo, yung recipe natin ngayon sa Healing Sangkap, malapit to sa puso ko ngayong araw na to kasi ginagawa talaga ng lola ko simula bata pa kami. And yung lola ko, kung di nyo na itatanong, eh magna 99 na po siya. Magna 99 years old. Hindi joke yan ha, totoo yan. Si Lola Nelly ko magna 99 na siya. Taga Rizal kasi yung family nila. Ngayon, ang madalas nang niluluto para sa amin dati ay pospas. Meron tayo dito ang sibuyas, carrots, celery, laurel o bay leaf, tanglad, luya, bawang na pinitpit, pugo, pepper at seaweed salt. Mantika. Okay, so mantika muna. Vegetable oil. Dagdag tayo ng sibuyas. Celery. And then some carrots. Lagay natin ang, eto, tanglad. Isang hinlalaki ng luya. Bawang. Isa lang. So isang bay leaf lang. Okay na. Okay, so ito yung black rice natin. Seaweed salt. And pepper. So ngayon, lalagyan na natin ang pinagkuluan ng manok o chicken stock. Ayan. Sandok lang tayo. Okay, and then some quail eggs. And just like that, mga kapatid, ready na ang ating pospas. Mainit-init pa. Eto na, Doc. Oh, pospas. Oh. Fast na, very fast. Yes. Ayan, mainit pa. Mainit-init. Oh, okay, diba? Very good. Dapat mainit-init ang breakfast. Kain na po, mga kapatid. Sino ang hindi pa nag-almusal? Sabay-sabay tayo. Alam mo ba at fast, Doc? Forbidden rice fast. Talaga naman. Oh. Forb. Forbidden. Dapat forb. Forb. Ito ang ano, ito forb. Ang... Nagpapatunay na masarap talaga ang bawal. Oh, di ba? Matitikman ko. Malalaman ko yan. Malalaman ko. Nandun daw natin na spring onion doon. Oh, spring onion. Parang arroz caldo na maitim. Mm. Na may linamnam nung ano, nung black rice. Ay, punong-puno ng sustansya to. Mm, vitamins pa. Diba, Doc? At pwede-pwede rin nilang gayahin yung recipe dahil napakadali. Insta-shot nyo na, mga kapatid, oh. Tapos, i-follow nyo na rin kami sa Instagram namin, ha, para makita nyo iba't ibang wellness recipes ng Healing Galing. Yan po ay sa Wellness Chef HG. At tapos naman po sa Facebook, i-follow nyo po kami at i-like nyo po ang aming page, Healing Galing Official, at aming pong website. Oras na para sa Susi Mail. Mula kay Glessy Ann Marie Fernandez. Ayun! Okay. Dear Doktora, I just wanted to ask if may way pa po para luminaw yung mga mata. Yung mga mata ko gamit yung mga Healing Galing products. Nung last visit ko po kasi sa optometrist at nagpagawa ng salamin, sabi po, 1,200 yung grado ng mata ko po sa right. Then 900 yung sa left po. Naku, buti na isulat mo pa to sa labo ng mata mo. Sabi rin po na hindi na raw po ito masyado tataas dahil 18 years old na raw po ako. Sana po may other way para mapalinaw yung mata ko. Yung hindi po sana kailangan i-laser. Umiinom din po pala ako ng mga eye supplements. Hoping for your response. Thank you and God bless Healing Galing Family. Mula kay Glessy Ann Marie Fernandez. Naku, si Glessy Ann. Alam mo ba, meron akong binabasa rito tungkol din sa mata. Ito naman ay happy kapatid message natin. Bobby, nagkataon, pareho silang tungkol sa mata ang mensahe, no? Si Marilyn Akayke, happy healing morning sa ating kapatid na si Marilyn Akayke. Sabi niya, good morning po, Doktora E. Maraming salamat. Gumaling po ang mata ko at ang lahat ng karamdaman ko. Pati ang diabetes ko, normal na siya. Thank you very much po. Ayan. Oh, gayahin natin, Glessy, ang ginawa ni Marilyn Akayke. Kasi, nakita mo, kahit na may mga eye supplements ka na tinitake, ganun pa din ang kondisyon ng mata niya. Diba? So, ibig sabihin, kulang pa yon. Number one, i-check mo kung lagi kang puyat. Ayan. Kung ang mata ay kulang sa pahinga, chances are
lalabo siya. Diba? Kaya nga, may 8 oras tayo para ipahinga sa gabi, no? Sa panahon ng pagtulog, ang ating mga mata. Kaya gawin natin holistic glassy. Kung dati-rate, ilang oras ka lang nakakatulog sa gabi, dagdagan mo. Diba? At ang isa pa na maganda, pag naiwasan niya ang pagpupuyat, ay mas madaragdagan ang hemoglobin count ng kanyang dugo. Kasi lalong lumalabnaw ang dugo habang nagpupuyat. At kasama sa holistic approach natin na mag-consume ka ng maraming iron-rich food. Kasi yung sinasabi mong may mga iniinom ka ng mga eye supplements, kung barado naman ang mga ugat na daluyan, no, ng sirkulasyon sa iyong mata, pagkatapos ay mababa naman ang iyong immune system, kita mo hindi rin tumatalab, di ba? At para ma-absorb ng iyong system, itong center of the bone marrow ang minamassage natin ng healing galing oil. Itong likod ng balakang sa itaas ng puwet, no? Applyan mo ng warm compress, mainit, tapos tsaka mo i-massage ng healing galing oil dito sa center of the bone marrow para magpa-function ang bone marrow at it co-convert, no, into hemoglobin, itong mga iron-rich food na kakainin mo. Tapos, pupunta na yan sa mata. Okay, nagsimula tayo sa dugo, di ba? Eh, pampalinaw po ng mata ang kailangan ng ating kapatid na si Glessy, no? Okay, karagdagan pa sa ating mga nabanggit na yung paggamit ng Healing Galing products. Number one, ang Healing Galing Eye Drop. Katulad ng ginawa ni Marilyn Akaike, no? Ipinapatak 1-2 drops bawat mata, pagkatapos pipikit ng bahagya. Hindi yung pikit na pikit kasi matatapon yung Healing Galing Eye Drops, no? At kung may maramdaman ka, Glessy, na mahapdi sa panahon na ipinatak mo yung Healing Galing Eye Drop, ibig sabihin, may problema ang mata, no? Tiisin mo ang hapdi na yan dahil by the time na gumagaling na ang mata mo, mararamdaman mo na wala ng pananakit o hapdi na nararamdaman. Yung isa nga natin pasyente, pagpatak niya, chef, akala niya hindi tumama sa mata. Yung pala wala na siya napipil. Yung pala wala na siya napipil. Ibig sabihin, okay na siya. Okay na yon, no? Tapos, pwede mo pang sabayan ng paghahaplos ng Healing Galing Oil. Dok, pwede rin ba siyang si Glessy mag-vitamin B1, B6, B12? Kailangan niya yon. Para sa nerves na. Oo, para doon sa ugat ng mata. Pero itong pinapaliwanag natin sa kanya yung step-by-step procedure natin, di ba? Pag nagpatak ng eye drops, kung ganito nakalubha at libo na ang itinatakbo ng grado, kahit once every hour po, pwede kayo magpatak ng Healing Galing Eye Drops bawat mata, no? Tapos, para naman mag-work yung idinagdag ni Chef Jeremy na pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12, na kailangan mo, Glessy, no? Para sa mga ugat ng mata, ang aking reseta on air sa'yo ay gawin mong tigwa 100 milligrams or tigsa 10 tabletas ng herbal vitamins B1, B6, B12 ang pag-inom after meals 3 times a day. At ang katuwang niyan ng pagpapadaloy ng magandang sirkulasyon sa mata ay ang gentle massage ng Healing Galing Oil. Mula sa mata, papuntang sentido, ayan, pa ganon. Sa taas? Oo. Sa pinakamata, chef. Yan, no? Tapos, papuntang ganyan. Papunta dito sa sentido, pa ganyan. Pasingkit. Yan, pasingkit. Hanggang dito sa mga ugat ng sentido. Yon, no? Also, itong mga ugat sa pagitan ng point finger at middle finger. Okay? Meron dito. Subukan mo nga pindutin ang web na yan. No? Yung web. Yung okay. Nga. Itong web na to, pag masakit po ang sa kaliwa, ibig sabihin, may problema yung kaliwang mata. Okay. Pag sa kanan naman, edi yung kanan ng mata. Sana masakit, chef? Wala sa akin. Wala? Okay. 2020 ako daw. 2020, tingnan natin. Baka mabawasan ko ng 15. 5 na lang, grabe naman. Oh, okay. Kailangan kasi nung pinindot mo, nandito ka lang sa dulo, di ba? Pero ang ugat niyan ay nandito. Okay. Dok, so, meron nga. Meron. Ilan? Mali pala yung pindot ko, Dok. Okay, so meron ganon. So pag masakit, ayan, may problema ang mata. Imamassage mo lang ng Healing Galing Oil. Tapos ganon din sa kabila. Ayan, no? Kasi holistic tayo sa paghahaplos. Ayan po. Umaaroy na po ang chef natin, di ba? Kailangan matumbok mo yung pressure point ng mata. See, sabi ko na, mali yung pagkakapindot mo. Ganon ang gagawin mo, Glessy, no? 3 times a day ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12. Kung matyaga ka 3-4 times a day, mag-massage ng mga pressure points ng mata,
sa pamagitan ng web mo, sa kaliwa at kanang kamay, ganun din ang paghahaplos mula sa mata papuntang sentido, no? At yung madalas oras-oras na pagpapatak ng Healing Galing Eye Drops, I'm sure ay gaganda na ang iyong vision, okay? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aming payo ni Chef, ha? Maraming salamat, Glessy. Sa lahat po ng mga may problema sa mata, subukin po ninyo yan. At ang food for the eyes, yung vitamin A, di ba, Chef? Idagdag natin yon, no? Carrots meron, Dok. Yan, carrots dito sa pin-repair ni Chef, at saka yung egg yolk, no? Yung nasa gitna ng itlog ng pugo, no? Pero marami pa rin po, ang kamoting dilaw ay source din ng vitamin A, ang kalabasa, ang papaya, di ba? So, salit-salitin natin ang pag-consume, Glessy, ng mga food for the eyes, no? Sa iyong bawat meal every day para nagiging holistic ang approach at mas mabilis ang paggaling. Okay? Mga kapatid, magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV Year 3. Season 12. Season 12. O, di ba? Hindi po niyang iniinda yung masakit daw po palagi yung ulo niya. Tapos parang palagi daw pong nagbabaray yung ilong. Parang kumikirot po yung parang napasukan ka ng tubig sa ilong. Nigyan lang po siya ng for 1 week na antibiotic. Tapos for 1 week din po na pain reliever. Mm-hmm. So wala pong pagbabago. Paanong nauwi sa polycystic sinusitis ang basketball injury ng ating kapatid? Alamin ang kwento kasama si Dr. E sa Healing Galing sa TV Year 3. Hey!